Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Gagawa po tayo ngayon ng kalandilangis. Ang ginamit ko po dito pinag-jeans ulan po. Ito po naman ngayon, hindi na po nito kailangan ng blower. Kaso nga lang po, sa ano to, kailangan po sa labas ng bahay lang po ito ginagamit kasi mausok po to eh. Yan po, yung lumang tangke, pinutol po natin. Sa kalahati. Hinanap ko po yan. Pinili ko po yung kapal na yon. Doon ko po hinati para po pag-welding po natin mamaya nung pinakasahig niya maganda pong ispatan. Yan po ang tubo na dadaanan naman ng apoy. Yung nasa yung tubo po yan sa pinakagitna po nung ano. Nung tangke. 14.5 pero pinutul hindi po pala yon. Yung isa po pala ang pinutulan ko. Ang 2.5. O 6 cm. Four mm mga boss. Ayan po yung sinasabi ko pala. Ah. 14.5 po yan pero puputulan po natin yan kasi mahaba. Report po yan mga boss. At report 1 in 1 port po pala. 1 in 1 port. Tapos yan po di media. May isang butas lang po yan. Yan po ang pinamagsisilbing pinaka-barner. May harang po yung dulo ha. Hindi po pala nakita sa video. May harang po yung dulo nun. Tapos yan may butas pong isang piraso. Ang haba naman po niyan, geez. 10 cm. Yan. Diyan po papasok yan sa pinaka-tubo na yan na malaki. Kailangan po yung butas na yun nakaharap po dun sa ibabaw. Hindi, ilalim po kasi yan. Ayan po. Ayan, kailangan po yun. Nandun po dapat nakaharap yung butas. Nakatutok po papunta ron sa kabila. Ang ginawa ko po dyan naglagay ako ng guide para po hindi ako maligaw. Ayan po o. Nilagyan ko yan ng palatandaan para yan po ang tapos yung hangganan niya para nakasentro po sa butas ng tubo para po nakasentro po yung burner natin doon sa tubong malaki. Ayan, may guide na rin po dyan para po pagtatapatin ko lang yung dalawang guhit na yun sure ball na pong nasa diretso na po yun. Ayan, kailangan po wala yung leak. Yan po, yan. Yun, may harang din po yun. Ganyan din po yun, may harang din yun. Sa, di lang nakita sa video. Yan, ganyan po forma. Yan, ganyan po forma. Maganda to mga boss. Kasi kailangan nga lang po talaga nito sa labas ng bahay kasi mausok po ito eh.
Bagay na bagay po ito nun sa may mga malalaking bakuran. Hindi na po nito kailangan ng blower. Yan, ganyan po forma niyan. Ah, ito po yung pinutol natin, binatasan ko na. Yan. Ah, pag nakatiwari, pag nakabaliktad, ganyan naman po yan. Ganyan po forma ng loob. Tatakpan po natin yan. Nakita niyo may butas po yung gitna ha, kasi kailangan po lampasan yun. Ayun. Yan po yung pinutulan natin. Yung kanina na 14.5, 13 cm na lang po pumutak niyan. Tumatama po rin sa ulo, sa dulo ng ano eh, nung tangke. Kailangan po yung lagayan natin ng tubig eh ano. May panlock po tayo para hindi po doon sumingaw yung tubig na papakuluin. Yan po forma niyan. Hindi ko na po i-welding yan para po madali pong patayin yung apoy. Yung sinusundan ko pong video kasi nakapix yun. Naglagay po sila ng tubo na daluyan po ng langis. Ay inisip ko naman po, pagka ganoong nakapix, wala pong patayan. Yan, ganyan po forma niyan. Ayan po, nakikita nyo po yung daluyan ng langis na yon. Hindi ko na po ginanon. Yun po ang sinusundan natin video. Eh, hindi naman niya po pinakita kung paano pinapatay. Kaya ako, inisip ko ganyan na lang po. Para in case natapos na pong magluto, madali pong patayin. Isang tabo lang po muna. Yung nasa video po na yun, yung pinakita ko sa inyo, isang pitchil po nilagay nila. Ay tayo, isang tabo lang. Lagyan po natin ang langis na pinag-change oilan po. Tapos, lagyan po natin ng konting gas. Para medyo kumapit agad, para kumapit po apoy. Yung nilagay po nila doon, hindi ko po alam mo kung bakit na ano po yung nilagay nila eh. Parang gasolina na ano po. Nasilyab, so nasumisilyab po. Ayan, gas lang po nilagay natin. Ayan, importante naman po makapagpaapoy lang. Ayan po. Ayan pong ganyan, hindi po titigil ang apoy niyan hanggat di po nauubos yung langis. Eh, ang problema nga po, kung sakaling tapos na po magluto, sayang naman. Kaya hindi ko po pinipix yan, ipinapatong ko na lang po yan dyan. Ipinatong ko na lang po para yun na ang patayan, kakalasin na lang. Ayan, sa loob po ng bahay ako
nagpasindi kasi nga po naulan. Naulan po sa labas. Yan, diskartehan lang po para makapagluto. Laking bagay din po kasi yan, halimbawa na ano, marami po kayong langis sa inyo. Hindi na po masyadong matrabaho yan. Makapagluto na po, gamit lang po ang langis. Tuloy-tuloy po ang apoy niyan hanggat di po naubos ang langis. Yan, wala na po kayong intindihing power supply, hindi na po kailangan ng kuryente niyan o kaya blower. Ang problema nga lang po talaga niya, mauling yan. Siyempre, kung gusto niyo pong di mauling ang kaldero niyo, lalagyan po natin ng harang. Ang kailangan lang naman po natin ay yung init po niyan eh. Ayun o, di hindi na po maulingan pagka, ano, pagka may harang na po. Lipas na po ang, anong tawag po dito? Lilipas na po yung uling. Yung uling, doon po kakapit sa pinansasapin po natin, hindi po pupunta sa kaldero. Ay, inuulit ko nga po pala ha, pa, sa labas lang po ito ng bahay, siguro pwede dahil mausok nga. Panakita nyo, mausok po yan. Yan, kung sakali pong tapos na magluto, oh, syempre may apoy pa po yan. Matagal pa pong mawala ang apoy. Yan, ganyan po ang naisip ko pong diskarte dyan para po mapatay yung apoy. Kaya hindi ko po nilagay niya ng tubo na pasukan po ng oil sa para po magsindi. Hindi ko po ginaya yung sinusundan ko. Patungkol po dyan sa ano, kasi wala pong patayan yung pinapanood ko eh. Walang patayan ng apoy. Yan po, madali lang pong patayin. Basahan na basa lang po. Ayun lang po. Nag-ready lang po ako ng basahan na basa. Tatakluban lang po yun. Okay na. Eh, hindi katulad po kung nakapix yan, eh hindi pa po natin alam kung paano papatayin po yan. Eh, konting singaw lang, eh hindi po na mamatay ang langis. Yan. Maraming salamat po sa nagsusubaybay. O yan po, kung nasindan po natin yan, hindi po natin mapapatay agad ang apoy. Maraming salamat po at magandang araw.